Alright, so what is up guys? Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Teacher Kevin PH. Nagbabalik na naman tayo para sa panibagong computer tutorial video. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-reset ng BIOS. How to reset BIOS o karaniwan tinatawag din natin na CMOS battery reset. Ang tinatawag, kapag narinig natin yung CMOS battery, hindi yung battery na siyang bumubuhay din sa ating computer, ha? Kapag tinatawag natin CMOS battery, ito yung parang bumubuhay din sa ating motherboard. Okay? At bilog lang yon na maliit, mga kaibigan. At karaniwan sa mga laptop, merong ganito. Okay? So, ano nga ba ang nagagawa ng CMOS battery reset? Well, definitely nakakatulong siya sa pag-aayos, since resetting means parang binabalik natin siya sa dating feature niya, dati niyang function, kumbaga. Okay, so halimbawa, gamit nyo lang ulit screw, pero dito kailangan lang, kailangan din ng consent or kailangan nyo lang i-consort ito sa mga kakilala nyong technician, kasi nga very risky din ito mga kaibigan. Okay, so huwag nyong babaliwalayan yung skills at talents ng mga computer technicians natin, kasi sila mismo ang nakakaalam kung ano nga ba yung mas magandang paraan, mas tamang paraan, or baka mamaya magpalya. Okay? This one, tuturo ko lang sa inyo kung paano mag-reset ng BIOS. That's it. Alright? So, halimbawa, nabuksan na natin yung ating computer. Meron tayong makikita dito, mga kaibigan, na pabilog. And this is already what we call the CMOS battery. Tignan natin, yan. Itong pabilog dito. Yan. So, dapat meron kayong screw. Paano natin re-reset? Tatanggalin lang natin to for about 60 seconds. That's it. Ibabalik natin mamaya. And na-reset na yung ating BIOS. Okay? So, limbawa, tanggalin natin. Just be careful. Baka mamaya mahulog to, ha? Yan. Dahan-dahanin nyo lang. Okay? So, yun. Natanggal na natin. Lagay lang muna natin dito for about 60 seconds. Pagkatapos ng 60 seconds or longer, pwede na natin itong ibalik, mga kaibigan. Minsan, nakakapag-ayos talaga. Minsan, yung mga hindi nag-a-open na computer. Minsan yung mga may problemang computer, nakakatulong din talaga ang BIOS reset. So that's it, ibabalik na natin, ganun lang din, and you're good to go. Maraming salamat, and don't forget to like, share, comment, and subscribe.